basta. Kaya, sabi ko, ano pang hahanapin ko sa buhay ko? Wala na akong hahanapin pa. No, nung nagtatrabaho ko dito, pag kuha ko ng cheque, bigay ko sa kanya, bahala ka. Tapos kinukuha mo din? Paano po kunin? Hindi ko nga kinukuha. Pakadala, padala! Ay, hindi. Hindi maiwasan minsan. Kaya galit na galit yan. Siyempre, galit na galit ako. Mahirap din yung mga... Mahirap lahat sila. Tao doon. Kamag-anak, minsan kaibigan, kahit kaibigan. Lahat ng tao sa Pilipinas, mahirap. Lalo, namatayan. Naapo kasi na kami. Natatawag dito, eh, saan ba naman yung konsensya mo? Lalo na nung nagseserve na ako sa Lord, medyo nababagabag na ako. So, magpapadala ko kahit ayaw niya. Magpapadala kailan mo ako ayaw? Ayaw mo? Nang tulong, hindi ka na nga makatanggi eh. Anong hindi pa? Hindi mo? Sabi ko, ngayon, lalo na nung maliliit pa yung mga anak ng alam ko na ngayon, alam ko na. Hindi kumati sila. Pero ngayong malalaki na, may pamilya na, sabi ko, bahala na kayo. Kasi nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ang tinutulungan ko na lang, kasi hindi maiwasan, tumatanda ang mga kapatid ko, may namamatay. Yan. Apat na namatay? Ay, paano? Nakapatay, apat. Saan na kayo naiwan, Pastor? Siyam na lang. Walo! Walo na lang! Ano ba? Walo na, apat na namatay eh. Ay! Apat na namatay. 12 sila. Minus ka na kasi Amerika ka na. 12 sila na iwan. Oh, apat na namatay. Di walo na lang. Walo na lang ang kwan. Ay, apo ko siya na kami. Walo na lang ang mag-abala. Walo na lang, pangasim ako. Ay, mga matatanda, hindi nang abala. Sa Pilipinas, kailangan ng yung mga bata, nang abala. Ay, wala na akong problema, pati pamangkin ko. Ah, nang problema lang ko, doon tatlong bunso na kapatid ko. Yung mga matatanda, hindi na... Malilit pa ang anak. Mababait yung mga matatanda. Tinutulungan ko siya. Ngayon, may mga pamilya na, may mga asawa na, bahala na kayo. Mm-hmm. Hindi ko na, kasi pwede na kayo magtrabaho, pwede na... Yung mga bata, ang terrible. Eh, ang dami-dami nang naipadala yan sa tigilan nyo na kami. Ang dami nang dami, lahat ng resibo. Naipong ko na, kapal-kapal. Ay, apo kasi na kami. Lahat ka magagawa, talagang ganun eh. Kaya sabi ko nga, lahat pala ng gagawin mo maganda. Hindi ka babayaran nung binigyan mo. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Amen, amen. Kaya siya, amen. Last year lang. Thank you, Jesus. Tignan mo, matay na naman to. Naku, matos na naman. Kasi na-stroke na naman siya last year. Nagkaroon na naman ng blood clot sa ulo. Ngayon, di... Nawala ulit. Wala nang pag-asa yung mga ano. Sabi na, last year lang yun. Yeah. Sabi nung ano, sabi niya sa akin, bubulong siya. Hindi naman kapagsalita. Tawagin mo lahat ang kapatid ko. Bulong na lang sa akin. So, tinawag ko lahat ang pamilya niya. Pati tinawag sa telepono yung mga biyanang sa California, mga kapatid. At pinag-pray kami. May dumating na kaibigan kami, dalawang pasto pa, nag-pray kami doon sa ospital. Kaya sabi ko, ang Diyos talaga pag may parpo sa buhay mo. Eh, andyan na naman siya, madalgal na naman. Kahit pa paano nagagawin sa Bible study. Kaya nga, I thank God na... Ako nagbabible study eh. Kaya nga, wala talaga naman. Ewan ko ba kung paano nangyayari. Mahirap ko ipaliwanag minsan eh. Kaya nga nung pumunta mo sa hospital, umiiyak ang doktor? Umiiyak ang doktor? Umiiyak na yung doktor. Umiiyak ang doktor? Yung doktor namin umiiyak, sabi niya. Nung makita siya ngayon, kasi check up, nung makita siya ngayon, umiiyak yung doktor namin. Sabi ng doktor, wala na kami magagawa dyan sa asawa mo. Mamamatay na yung asawa mo. Nagtataka ko, ba't nabuhay pa yung asawa mo? Nandito pa ako! Last year lang yon. Last year, ikatlo na yan. Ganun yun, 100 years pa ako. 100 years pa? 100 dollars. Inisip ko, $100. Hindi, 100 years pa ako. Ang una niya, yung leukemia sa Pilipinas. 1983. Lahat ng kasabay niya, namatay. Puro leukemia. Sinasalina ng dugo yan. Bilo na. Ayaw nang tumanggap sa bangko. Bilo na, namatay sila. Yung blood bank, ayaw na nang gano'n. Sa taga muna, namatay din. Personal na, kumukuha ko ng mga kaibigan ko, dadalhin ko sa bilo na. Para salina ng dugo yan, nangitim na yan. Namatay na yung ano, nagbigay sa akin ng dugo. Kaya, si... Kuya Oscar. Oo, namatay na. Nakalbus yan. Nagbigay ng dugo. Payat na payat. Kaya pala yung dugo niya. Yung katabi namin isa, leukemia rin. Kasi yung puro namin, puro leukemia. Alam niyo ang ginawa nung isa? Sundalo yun. Kasi kaya nasa bilo na, pulis ako. Ang ginawa nung isa, sabi, iihi ako doon sa bantay.
punta sa bathroom, tumalo sa fifth floor. One time, nag-suicide na. Hindi na niya kaya. Oh, Lord Jesus. Kasi payat na rin na maitim na, kalbo na. Kaya nga, ibinili ng piluka nung araw yan. May piluka siya. Saan driving ang bumili? Ayun, dumaling siya, pero hindi pa rin ako nagseserve sa Lord noon. Nung dumating siya ng Amerika, pinagaling siya ng Diyos, dumating sa Amerika, nakalimot na naman sa Diyos. Ako totally, walang Diyos. Kasi hindi ko naman alam. Ako may Diyos, pero pabalik-balik. Siya, pag ganun-ganun. May fellowship, umaten, misa, hindi. Nagkaroon na naman siya ng problema, na stroke. Severe blood bleeding sa ulo. Yun nga nung ako ay nakipag-covenant na sa Diyos. Nasabi ko, Lord, dokto nga mga buhay, nasawa ko, magseserve ako. Hindi ko alam kung paano. Wala ako, totally zero ako. Pero pag nabuhay ang asawa ko, magseserve ako. Kaya nandito tayo lahat. Amen. Oh, last year na naman, nasubok na naman kami. Siguro, hindi siguro, tiyak, para ipakita ng Diyos na siya'y makapangyarihan. Amen. Ngayon, tinitingnan ng doktor at tao na siya'y wala na. Kasi sabi nung nurse sa akin, meron ka bang anong tawag doon na inaalaw mo na ba ang asawa mo? Meron gano'n. Sabi ko, DNR? Oo. Wala kami pinag-uusapan ganyan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Sabi ko doon sa nurse. Kasi alam nila, mamamatay ito. Kaya pinatawag na yung mga kapatid last year. Kaya nga, bago ko mag-retire, last year din ako nag-retire. Eh. Bago ko mag-retire, nasa ospital siya. Serious yan. Yan ang hindi nila alam. Kaya puro hingi-hingi. Puro padala-padala ang iniisip. Kaya misa, hindi ko masisi ang asawa ko. Magalit sa mga kamag-anak ko. Kasi hindi nila alam kung ano. Kasi takot-takot na. Kumbaga sa sundalo, siya ay veterano. World War I veteran. World War II, World War III. Last year, World War III. Veterano siya. Veterano ako. Pero binuhay pa rin ng Diyos. Inangat uli siya. Ibinalik. Yung blood clot niya, nawala. Kasi wala niyang blood clot. Walang imposible sa Diyos. Eh, sabi ng doktor ooperahin, pero dangerous. Bayaan na lang. Nalusaw yun, yung blood clot. Nalusaw. May purpose talaga. Kaya nga, sabi ko, itong ginagawa natin, hindi nakakahinayang. Amen. Dahil, ipinakikita ng Diyos, hindi lang sa amin, kundi sa mga tao nakikinig. Amen. Na ang testimony namin para sa Diyos ay totoo. Amen. At kahit doktor, nagsasabi na, nung World War I sa Pilipinas, nung siya ba serious, sabi ng doktor, umuwi ka na. Pinauwi na siya, wala nang pag-asa yan. Kalbo, maitim, paya, talagang ano na siya, wala nang inuwi namin. Alam nyo, ang Diyos may paraan, gagamit siya ng tao. Sabi nung isang kumpare ko, pare, magdikdik ka ng ampalaya, dawa ng ampalaya. Eh yun, paraan lang ng Diyos yun, pero number one, panalangin. At pigain mo yung ampalaya kasi nag lockjaw. Hindi na kumakain. Hindi na. So, pinipisil ko dito, gagawin ng biyanang ko. Pinipigaan ng yung purong dahon ng ampalaya. Para daw yung dugo. Biyan niya mag-circulate. Sa dugo. Para mabuhay, malinis ang dugo. Ang juice ng ampalaya. Oo, gumaling juice. Ako. Yung dahon, dinigdik, tsaka pipigain mo. Ibubukahin yung bibig niya. Ako naman kung bibigyan ng pampalayan dahon, yung katas, puro, mapait talaga yun. Mahigit sa buwan yata ang ganun. Nawala yung lakdyo, nakakilos. Gumaling ako. Gumaling. Tsaka si Pero Lord, ang katotohanan nun, ang Diyos ang nakialam. Ang Diyos ang nakialam. Paraan lang yun. Paraan lang yan. Hindi dapat mabaling yung isip natin doon. Ang palaya. Tapos, ang palaya. Magaling pala sa katawan ng tao yan. Doon mabait. Yung katas na mapait. Pero, nalinis lahat. Amen. Yung kulay niya itim, bumalik ang kulay niya. Yung buhok niya, tumubo. Mas maputi pa ako noon. Sabi ko, mas maputi ako noon. Hindi sa ampalaya ako nananampalataya, kundi sa Diyos. Sa Diyos ako nananampalataya. Basta na